morning po sa lahat. Welcome to our channel. Ngayon po ang ipakikita namin sa inyo ay kung paano ang pagtatanim ng papaya from seedlings. Ito po ay itinatanim sa edad na 45 days, pero dahil busy kami, inabot na ng 50 days. Okay, ito po ay ang variety po nito ay Shinta F1 na produkto pa rin ng East West Seed. Ang presyo po niya ay nasa 30 to 35 pesos ang isa. At ngayon po ipakikita namin mula sa pag ayos ng lupang tatamnan, pagpa-plastic at pagtatanim nito. Okay, ang lapad po ng ating kama ay nasa 1.2 meters at ang taas mula dito sa ibaba ng kanal ay 25 centimeters. Okay na po ito. Ngayon, ang gagamitin namin plastic mulch. Ito ay may lapad na 1.2 meters. Bed po na ito ay may organic na sa ilalim. Hinalo namin siya bago gawin ang bed na ito. Kaya kargado na siya ng organic. Kaya kahit hindi muna maglagay ng synthetic fertilizer sa una ay okay lang. Mas mainam po na kinakarga muna ang organic bago tamnan. Ngayon, para po makatiyak tayo, halimbawa yung organic natin ay chicken manure na hindi pa gaanong decompose, dito natin ilagay sa may dito sa may gawin na to, malayo dito sa tatamnan. Ito po yung tatamnan, kumare iiwas natin sa ganito kalapad. So habang nabubulok itong organic dito, siya namang lumalakad yung ugat papunta rito, kaya hindi makaapektuhan ang papayang itatanim
o hindi masisira ang kanyang puno, kasi baka tamaan ng fungus kung malapit yung organic sa kanya. Magbubutas na po kami. Ang magiging distansya ng bawat butas ay 2.5 meters. Kapraso lang ang itatanim namin, kaya ito na lang ang gamit namin. Dahil medyo buhagod po itong ibabaw, dahil hindi naman ito permis na dinidilig, dahil limitado lang po ang pagdilig ng dito sa papaya, kaya medyo buhagod. Bago po itanim, kinakailangang diligin muna ng tubig para huwag sumabog yung lupa. Ayan, ayun yung pong lugar na yon, nadilig na namin yon, para pag kinalat hindi pa isa-isang didiligin. Okay, ito, nadilig na po natin. Ayan, ngayon, pupunitin lamang po dito. Ayan, buo po yung lupa. At ang pagtatanim, kinakailangan po huwag ibabaon ng malalim. Mula rito, pwedeng tabunan na hanggang 1 cm lamang, dahil baka masira ang puno, lalo na kapag nag-uulan. Kapag natapalan ito ng putik, nagsunod-sunod ng ulan, posibleng amagin ito at mabali ito, masira. Yan, halos pantay po yung ibabaw ng lupa dito sa lupang pagtatamnan. Okay, tatabunan lang po, bahagyang-bahagya lang. Ayan. Ganyan lamang po. Pagkatapos pong itanim, para may baon siyang tubig, diligin po natin ng ganito karami. Okay. Iwasan po natin. Ayan, basa na yan. Magsisimula ng kumagat yung ugat niya rito sa tabi. Iwasan po natin ngayon na sunod-sunod ang dilig. Okay lamang po siguro pagkaraan ng 3 days, kung talagang naaraw siya, saka ulitin natin yung dilig. Ayaw ng papaya ng masyadong diligin, kahit na batang ganito. Ngayon, kung umuulan naman po, okay lang. Okay, maraming salamat po sa lahat ng viewers. At gayon din po sa mga nagsasubscribe. Thank you very much. Sana po ay sumubaybay kayo sa aking channel. Baka po sa mga susunod na araw ay ipakita ko kung paano ito patuloy na inaalagaan yung development nitong tanim namin. At saka isang tip pong muli, sana bago tayo tumanim ng papaya o kahit anumang gulay, alamin muna natin kung saan natin imamarket. Mahalaga po yan. Sa ngayon, dito po sa aming papaya, maraming gumagawa ng atsara, kaya biglang lumakas po ang demand sa atsarahin. Sana po hindi lang pagmamarket,
kung hindi yung pag-process, ng produkto natin. Oh, katulad nga po ng pag-aatsara, isang magandang halimbawa po iyan na pwede tayong kumita, hindi lamang sa pag-ani at pagbebenta, kung hindi sa processing. So, yun lamang po at katulad po ng sinasabi kong madalas, kapag tayo po ay tumanim ng gulay, sa sarili natin, masasabi natin na masaya ang buhay pag may tanim na gulay.